Eto, oh, magpalamig ka muna. Upo ka muna dyan. Upo ka muna, ha? Alam mo, ito naman si Esperanza, hindi mo naman sinabi sa akin na talagang pamilya kayo ng presidensya, boss. Kakalain mo yung tatay mo, eh. Yung tatay-tatayan mo ba? Eh, di ba mayor yun? Tapos ito naman si Mr. Guaping, eh. Oh, eh, anak ng ex-mayor, hindi ba? Ako, eh, kain-kain. Sige, eh, pasensya na kayo sa bahay namin, ha? Eh, kasi, eh, nakikitayo lang kami rito, eh. Eh, hindi ko naman alam na sa inyo itong lupaing ito, eh. Kung pwede sana, eh, ilipat nyo kami doon sa bungad. Doon sa may tabi ng kalsada. Mas maganda kasi doon yung pwesto doon, eh. Ay. Ito naman, nagbibiro lang ako. Talagang mahihain tong anak mong to, eh. Eh, paano, ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Yung dalaga ko pa. Dalaga yan. O yan, ganda, maganda. Kasing ganda ng nanay. Bahala ka na dyan, ha? Anak, kasuhin mo si Mr. Guaping. Mr. Mayor, ha? Maiwan ko na muna kayo, ha? Pwede sana, huwag mo na muna ipapaalam ka nito na nakita mo ko at kung anong kalagayan ko ngayon. Esperanza, hindi ko magagawa yan. Gagawin mo, Anton. Dahil hihilingin ko sa'yo. Esperanza. Anton, nanay ko siya. Kahit na ano pa siya, nanay ko pa rin siya. At hindi ko magagawang iwan siya ng ganyan na lagay niya. At lalong ayoko na magiging ganyan din kababa ang tingin sa kanya ng mga mahal ko sa buhay. Kaya Anton, nakikiusap ako sa'yo, parang awa mo na. Huwag mo ipapaalam sa kanya na nagkita tayong dalawa. At kung pwede sana, kalimutan mo na rin na nakita mo ko. Yan ang hindi ko magagawa. Hinanap kita. Ayos lang buhay ko ngayon, Esperanza. Ibinigay ko na ang mga hinihiling ng mga taga San Isidro. Magkasundo na rin kami ni Mang Raul. Ikaw na lang ang kulang sa buhay ko. Kaya huwag mo hilingin sa akin yan dahil hindi ko magagawa. Kung gusto mong manatili ka dito, hindi kita pipigilan. Basta alagaan mo lang sarili mo. Sana, huwag mo rin akong pigilan na dalawin ka dito. Hello? Nay? Eh, Nay, parang nagbago na ho yung isip ko na bawiin yung lupa dito sa mga taga-squatters eh. Oo. Sino bang nandyan? Ay, putan. Si Mayor ho? Sige po. Mang Raul, okay na ho yun. Eh, basta po sa ikatatahimik ng San Isidro, wala akong problema doon. Makikipagkasundo po ako. Si Esperanza po, eh, wala pa ho akong nababalitaan sa kanya eh. Hindi ko pa siya nakikita. Hayaan niyo po, Mang Raul, pag meron ho akong balita, tatawagan ko kayo. Oh, sige po. Maraming salamat po. Miss Orr, paki-check naman mo to. Nalilito kasi ako, napakarami. Oh, sige. I-add mo lang mga to. Ilagay mo under miscellaneous. Under miscellaneous. Oh, isama mo sa iba dito. Sa group dito. Oh, kuya. Ipaghahanda ko kayo ng merienda. Sandali lang. Sige, may kukunin ko pa yung ibang resibo. Sa bilang kwarto. Bakit? May problema ka ba? Wala. Miss lang kita. Para namang hindi tayo nakikita. Iba pa rin kasi yung noon eh. Yung... Wala, tayo-tayo lang. Baka pagod ka lang sa trabaho mo. Hindi eh.
kasi yung nagtatrabaho ka nang meron kang pinaglalaanan. Meron kang inspirasyon. Ngayon, ano? Nagtatrabaho tayo para saan? Dahil yun ang gusto ng Lola. Sana dito sila inay. Sige tayo si Noel, si Esperanza. Siguro ang saya-saya natin. Kung magsalita ng ganyan, pareho lang naman tayo ng nararamdaman eh. Kaya ako, sinusubsob ko na lang sarili ko sa pagtatrabaho para makalimutan ko yung mga yun. Ang isipin mo na lang, kahit papaano magkasama pa rin tayong dalawa. Kumain ka na? Ha? You know, kain ka dun sa amin. Ang sarap ng pagkain, kuhol. Sige, wala akong gana eh. Sabi ng nanay ko noon, kapag nagpalipas ka daw ng gutom, eh baka daw mabutas yung bituka mo. Nandyan ba ang nanay mo? Wala eh, patay na siya. Yung kuya ko nandyan, yun oh. Sige, salamat ah. Ang kong hinug na hinug to ah. Gusto mo? Paglaki ko po, gusto ko magtrabaho din ako dito sa hacienda. Tapos kayo pa rin ang amo ko. Hindi, paglaki mo, ikaw na ang magiging amo. Pwede po ba yun? Oo, pwedeng pwede yun. Dati isa lang ako magsasaka, pati ang tatay ko. Pero ngayon, ari ko na ang lupain dito. Ano nga pong pangalan mo? Catherine po. Ako si Danilo. Hindi po po. Kayo po si Sir Rafael. Para sa mga kaibigang mapabait kagaya mo, gusto ko Danilo itawag mo sa akin. Sige po. Sige. Danilo. Gusto ko, para sa mga mapabait, kumain ka. Isa tayo, ha? Salamat po. Isa muna. Matamis yung saging na binigay mo. Salamat. Ah, alam ko na. Mas mabuti pa kaya. Pikuti na lang natin. Nay! Abay, lukarit ka kung papakawalan mo pa yun. Mayaman na, mayor pa, guwapo pa, at saka in love sa iyo. Ay, naku. Ayoko na makapag-usap sa inyo, Nay. Naku, ito naman! Nay, tama na ha. Kunyari ka pa, in love ka rin ano? Hindi ako in love. Tama na, Nay, napipikon na ako. Eh, kaya ka nga napipikon eh. Nay! In love ka rin eh. Ano niya mo na in love? Kita ko sa mukha mo, in love ka. Tignan mo. Oh, kita ko sa mata mo. Hindi ako in love, Nay. Hindi ako in love, Nay. Aminin mo, nanay mo ako. Aminin mo. Hindi ako in love sa kanya. Para saan? Para malaman kung kumikita tong asyenda. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Siguro naman kahit papaano na pag-aralan ko to sa school ko before. Eh bakit ang dami-daming number nito? Ano? Dalawa kasi yan eh. Ito nga dito yan yung mga assets. Sa kabila naman yan yung mga liabilities. At sa ilalim itong mga liabilities, yan yung mga natira sa assets minus all the expenses. Gets mo? Ano?
Kung gusto mo, tuturuan kita. Hindi na, hindi na. Total eh, sa iyo'y pinagkatiwala ni Lola yan, di ba? Kaya okay lang. Sige, gagawin pa ako eh. Ay, salamat. Ah, alam mo talaga, napakaswerte ko. Meron akong tatlong apo. Si Rafael, maganda ng trabaho sa asyenda. At ganun din si Cecil. At ikaw naman, hindi mo ako pinababayaan. Sige po, Lola. Patuloy na po kayo. Alam mo, hulog ka talaga ng langit sa akin. Napakaswerte ko talaga. Ako, swerte ko rin po maganda ang Lola ko. Kaya kailangan beauty rest na po kayo. Yung kayong Anton na yan, pamihado akong reyna dito sa looban natin. Ako, Nay, yan na naman kayo. Ha! Biro mo! Reyna ako ng looban dito! Makikita nila! Pakasalan mo na kasi! Ang kulit niyo talaga, Nay. Ikaw naman, oo. Paminsan-minsan lang ako nangangarap, eh. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Oh, sige. Hirap naman sa'yo eh. Oh, sige, Nay. Gagawin ko kayong reyna. Pag reyna na kayo, magkakaroon kayo ng maraming tagapagsilbi. Hindi nyo na kailangan pumasok sa club. Sa bahay na lang kayo, manonood kayo ng TV at magpapahinga buong araw. Ako na lahat ng gagawa para sa inyo. Talaga, edi, pwede na akong magpataba. Ay, hindi, Inay. Kailangan magkasing ganda pa rin tayo. Aba, eh pareho rin pala tayong nagpapantasya eh. Teka. Mukhang nililibang mo ko ah. Anong oras na ba? Eh, pasok pa ako sa club eh. Teka, magbibihis pa ako. Nay! Oh, Nay! Oh, oh, oh. Eh, hindi pantasya yun. Mangyayari yun. Pipilitin ko mangyari para sa inyo. Para ako. Sobrang ito, ha? Sa address na yan, bukas na bukas din. Apo.
Oh. Ano? Ngayon na ba? Kalilipat lang ho nila eh. Hindi ako marunong mag-aksaya ng panahon, Tonyo. Alalahanin mo kung ano ang napagkasunduan natin. Para buluin sila. Pwes, yun ang gagawin mo. Naiinit na ako. Kumilos ka na.